So, ito nga, dito tayo ngayon sa baba. Iya. Po pala kay Jules Rendell Mabalo, ang K-pop lover ng Paniki, and to my batchmate nung junior po ako, si Kyle Gaspar. Marami pong abs yan. Gago! So guys, ang content po natin ngayon ay patungkol sa pagluluto ng masarap na palikpikang manok, and gagawa rin po tayo ng dinuguan. So, let's go! Ay, malabo. Wilaw! Ena! Ena? Naatap doon sa apay mo. Naatap na doon. Nasa dilim na ito, umadayo. Ano namdaman ito? Ay, nabanga red. Ay, hindi na. Tanggir din eh. Mood. Tingiray. Nagbasate. Hmm. Ay, ajay, ajay. Oon, oon. Daman ito, nakatap pa eh. 2,000 years ata later. Labo. Lang. Saan ba? Marami pa silang manok nakakatayin. Gago! Sige, builaw. Huli. Patay hindi sa ilaw. Sige ah. Ano ba kasilaw? Tumay ah. Oo. Ayos! Nagawa tayo ng palikpikan ngayon. Narito po ang mga rekado. Laman loob at konting karne ng manok. Pinaghalong dugo at kaunting suka. At ang ating sasabaw ang manok. Fresh dahon ng malunggay at papaya. Kamatis. So ngayon, kapag mainit na yung palayok, maglagay tayo ng kaunting mantika. Huwag natin masyadong karamihin kasi mahirap na po ang magkaroon ng sakit na high blood, di ba? Yung matataas na blood pressure. Kaya kailangan pag nagluluto tayo, kaunting mantika lang yung gagamitin natin. Yung para lang po mag-isa yung mga bawang at sibuyas.
Ngayon, makikita natin na nagisa na po ang ating mga ricotta. So, ilalagay na po natin yung mga laman loob at kaunting karne ng manok. Ito po yung lulutuin natin na dinuguan. Maglagay pa tayo ng kaunting asin para po mas lalong lumasa yung manok natin. Mag-isa na po tayo ng ricotta para sa ating sasabawang manok. Ang ricotta natin ay ready na para sa naghihintay nating native na manok. Maglagay lang po tayo ng kaunting asin dito. Ang ating pangdinuguan ay ready na. Pero mas masarap sana kapag ang native na manok na iluluto ninyo is yung medyo may katabaan. Kasi kapag ganito, magmamantika siya, dadagdag yung lasa niya. So ngayon, ayos naman na. Lalagay na natin yung dugo. Ayan. Sa mga ibang nagluluto ng dinuguan, pagkalagay na ganyan, pinapatay na po yung apoy. Kasi yung init ng palayok po natin ang magluluto na ng dugo. Pero sa time na to, kailangan lutuin pa rin natin ito ng mga 20 segundo siguro.
maamoy na. Naghahanap na siya ng tuba ito. Hindi, liquor ban dito kaya hindi pwedeng uminom. Na po yung finished product. Perfect pang pulutan. Day joke lang. Pagkatapos po natin may gisa, susunod po dito ay maglagay po tayo ng kamatis. Ang linagay ko dito ay 3 piraso lamang ng kamatis para hindi po siya masyadong maasim. Pagkatapos po natin igisa ito, maglagay po tayo ng kaunting patis para po madagdagan ang lasa ng manok. Kapag kumapit na ang lasa ng patis sa ating ginigisang native na manok, pwede na natin itong lagyan ng sabaw. Maglagay po tayo ng kaunting panlasa dito. Dahil malambot lang ang manok, sa first na kulo niya ay naglagay na ako ng papaya nang sa ganoon. Habang kumukulo ito, sumasabay na rin ang pagluto ng papaya sa manok. Lasahan po natin nang sa ganon matansya po natin ang alat nito. At kapag kulang, magdagdag lamang tayo ng kaunting asin. Pag naluto na, ilagay na po natin ang ating malunggay. Ang ginagawa ng iba ay tinatanggal nila ang tangkay sa kanyang dahon. Pero kasi kapag kami ay nagluluto ng native, ganito po yung kadalasang ginagawa namin. Sa oras na kami ay kakain ay magkanya-kanya na lang kukuha ng malunggay. Ngayon ay luto na siya, kaya tatanggalin na natin at itatransfer ito sa maliit na planggana. Okay, ready to eat. Tara, kain.